Magandang gabi sa inyo lahat. I saw it fitting and proper for me to talk to you and come up with some reminders on what to do, what to expect, and also to share some of my guidance as your, not only as your commandant, but as a senior officer. You have heard a lot about insights, valuable experiences, and practical tips on how to lead troops out there in the field. But let me come up with a simple 5-point leader's alarm. Let's remember, it is a leader's alarm. Alpha, Lima, Alpha, Romeo, Mike, alarm. Lima lang. And if you can remember those 5 points, I am very sure you will become successful. I will not anymore boast about the things that I did. I can only summarize it as performance excellence. Nung ako ay nag-graduate sa Philippine Military Academy, I finished at the bottom of my class. And therefore, I have everything to gain. I have nothing to lose. So, bilang mga bagong sibol na tiniente, you have everything to gain. Alam ko mayroong nagkukumpara, o CS graduate kayo, PMAer sila, huwag kayo magpadala sa mga nagkukumpara. Maaring hindi sila ang nagkukumpara, hindi PMAers ang nagkukumpala, but some people out there na nahuhumaling sa mga pangalan, sa mga titles, no? Tandaan nyo lang yung lima na to. One, always choose to be a good leader. Lahat ng ginagawa natin is about leadership. Kahit anong gagawin nyo out there in the field, kahit hanggang sa matapos kayo, mag-bow out kayo sa service, it is about leadership. So therefore, you are only choosing two things. One, to be a good leader. Two, to be a bad leader. Sa lahat ng mga sitwasyon na ma-experience ninyo, whether it be mess management, whether it's about handling a crisis situation, a simple na nagwawala na tauhan, paano dalhin yung mga partners mo sa campaign, lalo na yung outside of the military organization, yung mga pasaway na private, yung sobrang bilib sa sarili na senior, na parati siyang tama, ang response mo doon, dalawa lang, to be a good leader or to be a bad leader. So kung mayroong palpak na tiniente, hindi yan pinag-usapan, OCS graduate, PMA graduate, USMA, kung saan man yan, sang lupalok nung galing. Kasi it is his choice if he wants to be a good leader or not. Correct? Sir. Hindi ka tatanungin sa kapag decision mo yun eh. Number two, learn and master a new skill. I understand, lahat naman kayo ay nag-graduate sa college. May kanya-kanya kayong mga profession na dinaanan, expertise. But while in the military service, meron tayong core skills. Skills na kailangan natin para tumaas yung readiness ng ating unit, tumaas ang ating capability to accomplish things sa ating paninilbihan sa ating bayan. Kung ang mga skills na yon ay hindi mo na-master dito sa eskwelahan na to, o kaya hindi mo rin na-harness when you were in college, then you have to do something. Naintindihan? Sir! Example, writing skills. Maraming nagre-reklamo. Sinasabi nila, dami kong nagawa, mga na-accomplish bilang tiniente, kapitan, wala makong award. Kasi implied task yun. Ha? At kung titingnan mo nga sa ating ATR, may nakalagay doon sa strategic precepts ng Army Transformation Roadmap, you have to pursue excellence all the time, di ba? So by mastering certain skills, alam mo mag-contribute yun doon sa objectives. May it be unit scorecards, office scorecard, scorecard ng iyong platoon. Pagsusulat ng after activity report, pagsusulat ng lessons sa campaign, tactical lessons, pagsusulat ng narratives ng inyong operations, trabaho ng tiniente yun. Hindi mo maasa kay sergeant yun, i-guide mo lang siya. So therefore, hindi mo pwedeng sabihin, hindi kasi ako mausay magsulat eh. Hindi nga ako marunong mag-computer eh. At meron akong nakasama nun, volunteer, parating mag-lead ng combat operations, kaysa isulat
yung narrative ng kanilang past encounter. So we are supposed to write our after battle report, after encounter report. Or kung si Emo activity ay after activity report. Kasi yung mga tao natin, malaking bagay, lalo na sa kanila yon. For their promotion, for their career advancement. Maliban sa'yo, damay ka na doon. So kung wala kang sinulat, o palpak yung sinusulat mo, di nga maintindihan yung grammar construction, then you choose to be a bad leader. See, in the army, hindi pa rin kalabit ng gatilyo, tandaan niya yan. So how much more kung ang pinag-usapan natin ay warfighting skills. Kasama doon ang marksmanship skills. Babalik tayo. Kung inuna mong mag-Dota, mag-ML, inubos mo yung oras mo doon. Inubos mong oras mag-marites sa social media kaysa mag-master ng yung shooting skill na matranslate mo, na maturuan mong yung mga sundalo to do the same. How to maintain weapons. How to train them as a team. Yung teaching skill. Hindi mo magagawa yun kung pamuta-muta iba ang pinagkaabalahan except your job. So, decision yun. Parate, if you want to elevate the lead. Sa leadership mo yung tinatawag na elevate the lead. Taasan mo yung takip para mapunuan natin, madagdagan natin, hindi yung contented ka na sa anong meron. Number three, magkarugtong-rugtong to lahat ng mga sinasabi ko. Aspire for excellence. Diba, binanggit ko kanina, yung culture of mediocrity, yung pwede-pwede na, and it applies to everything. Sa lahat ng ginagawa mo, physical proficiency, sa pagdadala ng tao, how you treat other people, how you write reports, how you speak, how you behave. Lahat yun ay masummarize natin doon sa performance excellence. And you must always aspire for excellence. Beat yourself. Huwag mong isipin na, dapat mas magaling ako sa kanya. Beat yourself. Ano ba? Dapat kilalanin mo sarili mo. Ano ba ako ngayon? Anong kulang sa akin? Okay? Ano yung kulang sa akin? Kung kulang sa akin, anong gagawin ko so that I will excel in that field? Okay? Number four, read to lead. Magbasa kung gusto niyo mamuno sa ating sandatahang lakas. Kung gusto mong maging mahusay na pinuno, parating magbasa. Culture of reading. Hindi reading ng comment section sa social media, kundi magbasa ng mga libro. Yan, mahina tayo. Tandaan mo, as an army, as an armed forces, mahina tayo sa culture of reading. Ang hamon ko sa inyo, mag-self-reflect kayo, kung sa ngayon, tatanungin yung sarili nyo, what is patrolling? What are the principles of patrolling? What are the techniques, tactics and procedures in patrolling missions? Kung hindi mo masagot yon, na ngayon, o tatayo ka dito, kailangan ninyong magbasa. Manual palang pag-usapan natin, military manual. Naintindihan nyo? May makapagtaas ba ng kamay sa inyo sa at this very moment in time na kaya niyang i-articulate yun dito? Ha? Ayon sa nakasulat, doktrina to ha? Hindi tayo lalayo sa doktrina? Meron? Taas kamay. Meron? Wala. Maring konti, baka 50% lang, 60%. Hindi pwedeng 70%, 80% lang ating alam kasi buhay. Buhay, tandaan nyo, buhay ang katapat. Kapag kinalimutan natin ang mga principles, kaya may doctrine. It's a guide to operations. So, ang lahat na doctrine sa infantry operations, dapat kabisado nyo. Magbasa kayo. Kung kinulang kayo dito, magbasa kayo. At tinutulungan namin kayo ni Major Habunal. Meron kaming pinapabaon sa inyo, di ba? Student handout 21-76. Andun lahat ng patrolling sa level ng platoon. Squad at saka platoon. That was a US manual. Ang ating doktrina ay nakabase sa US. Sabi ko yan, para pagdating nyo doon, review, bago kayo pumunta sa inyong respective units, i-review nyo, na kapag magtanong kayo, wow, husay ah, sana all, di ba? Ganon. Ganon dapat mapabilib ninyo ang inyong mga NCO, mapabilib ninyo ang inyong mga platoon leaders na maabutan nyo doon, kasi alam na alam nyo, di ba? Hindi lang yun na kaya mong gawin, hindi mo alam ang principle behind it. Hindi mo alam yung ano yung doctrine behind it. Correct? Isa pa lang yun. Manual pa lang yun. Maraming manual. Ha? Maraming klaseng manual. Sa marksmanship, may sariling manual. May pistol. Tama? May M16, may M203, may maraming manual. Maliban pa doon, may malabit sa marksmanship manual, may technical manual. Paano i-maintain? Paano gamitin? Tama ba? See? Marami kayong babasahin. So, start ano yung pinaka-importante
na gagamitin nyo. At ang patrolling mission na manual o yung infantry operations manual, buhay ang katapat nun. Okay? So magbasa kayo. Maraming bagay na hindi na ibigay sa inyo dito. Hindi nyo rin naraanan, nadaanan sa kolehiyo. Okay? History, napaka-importante. Culture, tradition, kung saan kayo mapupunta, kabisadawin niyo culture, tradition, history para magkaroon kayo ng tinatawag na socio-cultural competence. You can work with people from diverse culture and perspectives. Maintindihan niyo bakit ganito mag-isip ang mga Maranao? Bakit ganito mag-isip tong mga Ilonggo? Bakit ganito mag-isip tong Tiduray? Bakit ganito mag-isip? Bakit ganyan yung behavior patterns nila? Kailangan yung intindihin yon, dahil bilang leader, kailangan mo i-influence ang mga tao. Tama ba? Convince them. Influence. Convince them sa landas tungo sa kapayapaan. At mayroon silang patterns of behavior, paniniwala, belief, attitude na lumilihis sa kapayapaan. Kaya nag-aarmas. Tama ba? So if you want to become more effective sa ginagawa mo, equip ka dapat mga sa kaalaman na yun. Kaya, sabi ko, read to lead. Number five and last, maintain high standard of fitness, physical fitness. Hindi ibig sabihin na dito, iwanan natin yung parang nire-require tayo, marunong tayo sa BFT, malakas tayo, pumasa tayo, nakapasa tayo sa standards, at nag-grade tayo ng 80, 90, 100. Pag tiniente na, magbilang ka ng 1, 2 years, parang 5 months pregnant na. Ha? Hindi excuse na andun kayo sa napakalalayong detachment para hindi kayo ma-exercise. Dahil sa mga taong nasa detachment, as far as I am concerned, sa aking experience, ang lagi sinasabi, delikado kasi sir, nasa basilan kami, delikado, ranger yan ha, delikado kasi sir kasi may abusep, influenza na abusep dito, ganang-ganang. Eh di mag-exercise tayo na maglagay tayo ng mga security sa critical area. At magdala tayo ng baril. Sa basilan kami. 12 SR company. Para, pagdating sa combat mission, hindi ka back down. Naintindihan? Sir! Yung preparation mo, during sa lal ng combat operations, nagtitraining ka, nagpapalakas ka. Naintindihan nyo? Sir! Ha? Kung babasahin nyo, ano ba ang ginagawa ng highly successful ng mga Spartans? Yung tinalo ang mga immortals sa Battle of Thermopylae, sa initial stage, bago sila ipinagkanulo ng sarili nilang kasama. Kapag walang ginagawa, hasa ng hasa, parating nagmamaster ng kanilang skills, tama ba? Laging nagpapalakas, laging nag-exercise. Ganun yung ethos ng mga warriors. Naintindihan? Sir! So, simple reminders, kaya nga alarm, summarize ko sa inyo. Number one, always choose to be a good leader, tama? Second, L? Learn. Hindi lang na-learn, i-master mo. Okay? I-master mo bagong skill. Kung hindi mo alam dati, problemahin mo paano mo alamin. Tindihan? Third? Aspire for excellence. Do not settle for second. Ah? Second best? Kahit na in the end, nag-second best ka, basta yung pinaka-the best, yun yung gagawin mo. Huwag yun makilala ka na so-so ka lang, so-so. Ah? Sa lahat ng ginagawa nyo, aspire, pinaka-the best. Kung hindi man umabot, basta the best, do your best. Intindihan? Yes, sir. Nakikita naman yun eh. Ginawa talaga niyang lahat, pero hindi naabot. The same yan sa mga athlete. Lahat naman yan gustong mag-gold sa Olympics, pero hindi naman mag-gold sa Olympics lahat. Tama ba? As long as nakita, you did your best, okay na yun para sa mga senior officers. Okay? Next? Read to lead. Magbasa. Okay? Read history. Read books. Basahin niyo paano itakbo ang campaign, hindi puro body count, ha? Basahin niyo yung counter insurgency, maraming manual, FM3-24. So I will be happy sa inyo 256. In the next 6 or 7 years, ay makikita ko meron sa inyo mga mag-best company commander, best officer sa division, okay? At maalala ko na kayo ay members ng OCC Class 56.